slicing natin yung palangga. Ayan. Slice na natin. So, kukuha tayo dito. Tingin ulit natin. Wow. Perfect. Ayan siya, mga palangka. Ayan. This is a perfect. Ayan. Perfect. Our pasta frittata. Kapit tayo. Ay, good morning! Good morning! Good morning! Ayan, kaway-kaway ang nanay. Kasi magluluto na ng breakfast ng mga amo. Ayan. So, ayan mga palangga. Magandang umaga. Ano pong pwede nating lutuin dyan sa naalmusal? Ito mga palangga kasi nag-pasta ako nung nakaraang araw. Tapos nag- spaghetti ako, tapos may ginawa akong yung, ano, may nagtira ako, may natira, kasi hindi ko nila lahat kung akala yung sauce ay washer short na ako. So, may leftover akong pasta. So, gagawa tayo ng noodles frittata for breakfast ng ating mga, ng aking mga amo. So, ayan, napakasimple lang din yung aking mga ingredients, mga palangga. Gamit tayo ng itlog, tapos ito, meron ako sa ref. Ayan. Carrots. So, dagdaga ko para magiging colorful naman ang aking pasta. Ang aking frittata. Tsaka, syempre, yung ating ito, sibuyas, bawang, gabi tayo ng butter, tsaka itlog. So, ayan na. Pagsamasamahin natin mga palangga ang ating mga ingredients dito. Lagay lang natin si itlog. Lagyan muna natin yung itlog kung baka mamaya eh. Hindi na maganda. Sasayang ang ating ano, effort. Ayan. Pwede siya. Kasi sa init ng panahon ngayon, madaling masira ang mga itlog. So, inaano ko muna siya. Ayan. Pwede. Hindi natin sure kung although nasa ref naman. I just want to make sure lang talaga na makapakinamahan. Ayan. So, 5 eggs. Ilalagay ko mga palangga. And then, ilalagay na rin natin ang ating yan. Pretty. Ang aking dinurog na. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng white pepper. Ayan. Ihalo-haloin lang natin mga my loves. Ihalo lang natin itong ating itlog. Ayan. Ganito lang kasimple kasi sayang ang mga leftover. Hindi tayo pwedeng mag-waste ngayon ng mga pagkain kasi kung pwede pa naman natin lutuin ulit o gawing mas masarap pang dish, gagawin ho natin. Ayan. So, maglalagay lang ako ng konting salt mga palangga. Ayan. Okay. Ayan, napakaganda na siya. And then, lalagyan ko rin siya ng dapat cheese. Wala na ako. Slice cheese na lang ilalagay ko. Ito yung mga palangga dahil wala naman na kami. Hindi pa kami nagbubukas ng tindahan. Yung burgeran ko, gamitin ko muna ang cheese nito. Ayan. Utangin ko muna. So, ayan. Para lang siya mag magkasama siyang cheese. Mas masarap. Okay. So, iluluto na natin mga palangga. Nakalimutan ko palangga. Maglalagay pala tayo ng
baking powder para aasa. Ayan, bago natin lutuin, patakan natin siya ng ayan. Pwede na yan. Ito pala yung pampaano natin. Sa konti pa. Ayan. Okay. Salang na natin. Ilutuin na natin. So, ayan na palangga. Ilalagay natin si butter. Ayan. Ito si butter natin. Lulutuin lang natin dito si bawang at saka si sibuyas. Ayan. Lalagay na natin si bawang. Si sibuyas natin, mga palangga. Okay. Haluin lang natin ng haluin as usual. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating pasta. Ganyan. Iano lang natin. Ayan. Ito na, mga palangga. Lalagay na natin. Yan. Ayan. Masaya-saya. Gusto ko siya makita. Colorful. Ayan. Mga palangga. So, lutuin lang natin dun sa ilalim. Ayan. Saka natin balik na rin. Pwede natin i-oven sana. Pero, ganito na lang. Kaya natin yan. Kasi paano tayo makakaluto kung walang oven dito. So ayan. Ganyan lang, mga palangga. May parmesan cheese tayo. So parang mas maganda lagyan din natin ng konti. Ayan. Ayan. Looks yummy na, mga palangga. So ayan. Mamaya babalik pa rin natin. So, babalik ka rin natin, mga palangga. Gagamit lang tayo ng plato. Like this. Ayan. Yung babalikan siya. Ngayon, babalik natin para maluto yung ayan. Ayan. Ganyan ang picnic, mga palangga. Sinaan natin. Ayan. Medyo ano na nga, oh. Medyo nasunog ko yung ilalim. Ayan, oh. It's alright. Hindi naman siya ganun sunog na sunog. Pero napaka-perfect sa akin to. Ayan. So, yun yung gamit ng ating baking powder. Umalsa siya. So, ayan. Looks perfect, mga palangga. Santayin lang natin yung kanyang ilalim ulit. Ay, maluto. So, ayan. So, yun yung sinasabi ko sa sinasabi ko, mga palangga, na hindi natin kailangan magkaroon ng oven para, you know, or something. Gagawa tayo yung mga sinaunang gawain yung pagluto, yung ganon. Which is one na yun yung natutunan ko sa culinary dati. Noon panahon na nag-training ako or something. So, yung mga skills na yun, yung na-i-apply ko ngayon. Ayan, mga palangga, luto na ang ating pasta frittata. Frittata. Actually, pwede na natin i-serve ito na nakapan. Pero, para list hugasan. Pero,
ilalagay na lang natin siya sa plato para mas maganda. Ayan. Masaya ako sa nagiging resulta. Kahit sunog siya dito. Ayan. Anyway, transfer na natin mga palangga para matikman natin. Easiest way to transfer. Itaob lang din natin siya sa plato. So, ayan mga palangga. Excited na ako. Wait lang ha. Mag-i-slice tayo. So, ayan. I-slicein natin mga palangga. Ayan. I-slice na natin. So, kukuha tayo dito. Hatiin ulit natin. Wow. Perfect. Ayan siya mga palangga. Ayan. This is a perfect. Ayan. Perfect. Our pasta frittata. So, ayan. Tikiman na mga palangga. Ito na ang ating, ayan, pasta frittata. O, diba? Ang leftover talagang napapasarap pa natin. So, tikman na po natin. Pwede ka na, pwede kayong mag-hot sauce nito. Since mahilig ako sa hot sauce, gagamitan natin siya ng hot sauce or ketchup. Mmm. Perfect breakfast. Ulit-ulitin ko itong gawin mga palangga. Masarap. Pag may leftover. Pati mga bata, magugustuhan po nito. Masarap po siya. Anyway, maraming salamat sa panonood and please sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para sama-sama po tayo sa hirap at ginhawa. Ayan, maraming salamat and please don't forget, mag-ingat po tayong lahat. Ayan, Diyos ko po, nasa mahigit isang ano na tayo, mahigit isang buwan na tayong naka-stay at home. Anyway, mas safe naman tayo. So, tell my next ha. Susunod ulit ako kung mga vlog mapalangga. Samahan niyo ulit ako. Maraming salamat. Bye for now. Love you all. Bye.